Magandang araw sa inyong lahat, mga sabugista. Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Ito po ulit si Bobby Nacino ng Sabugista TV. At narito po ulit ako para magbahagi sa inyo ng mga tips at mga impormasyon tungkol sa pagmamanok. Pero bago yan, gusto ko muna kayong pasalamatan sa panonood, pag-like at pag-share ng ating mga videos. Salamat din sa lahat ng ating mga subscribers at lahat ng ating supporters. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel at gusto mo ng mga ganitong usapang manok, ay inaanyayahan kita na pindutin ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga future videos. Sasagutin ko na yung katanungan ng every follower natin, pero ito ay sarili ko lang na opinion. Sir Bob, ano bang mas mahalaga, ang panlahing tandang o ang panlahing inahin? So meron akong dalawang sagot dyan kasi hindi ko masyado makuha kung anong ibig mo sabihin ng mas mahalaga. Mas mahalaga ba sa ambag nila sa kanilang mga nagiging anak? O yung halaga na value, no, ng isang manok na kanyang naibibigay sa kabuuhan sa isang yarda o sa isang bakuran? O yung pakinabang na tinatawag? Kung sino yung mas malaking pakinabang? Sa una, kung tutusin, nahahati talaga yung mga pananaw ng mga breeders dyan, no? Lalo na yung mga master breeders natin, no, pagdating sa topic na to. Pero kasi talaga mga paniniwala na mas mahalaga ang inahin kumpara sa tandang dahil mas malaki raw ang abag niya sa kanya mga nagiging anak, lalo na sa mga stags o yung lalaki. Pero ako, ang tingin ko dyan, parehas lang sila. Dahil kung genetics ang pag-uusapan, 50% lang naman ang genes ang ambag ng inahin. Ganon din naman ang tandang, 50% din ang genes na kanyang inaambag. Kung ang pag-uusapan naman natin, yung kahalagahan sa pagiging pakinabang niya sa yarda, sa practical lang na usapan, sa tingin ko ang isang mahusay at magaling na tandang ay hindi lang 10 beses na mas mahalaga kesa sa maganda at mahusay na inahin. Sa dahilang ang isang mahusay na tandang ay kayang kumasta at lumahi ng 8 hanggang 10 inahin sa isang breeding season o sa isang salangan. Samantalang ang isang inahin ay maaari mo lang ipalahi sa isang tandang. So ang ibig sabihin, ang isang tandang ay kaya niya mag-anak ng 100 hanggang 150 na cc. Samantalang ang isang inahin ay nasa 10 hanggang 18 o swerte ka na kung makabenting itlog yan. Yun lang naman kasi yung kaya niyang ilabas ng isang inahin. Kahit pa nga ipaasawa natin ang isang inahin sa 2 o 3 tandang, ganun pa rin yung dami ng kanyang magiging itlog. Kaya suma total, kung mapapaigting natin o mamamaximize natin ang potential ng isang tandang, ay kaya niya talaga mag-anak ng 10 beses o higit pang dami kumpara sa isang inahin. Kaya nga kung ang isang tandang ay isang prepotent o yung may katangian o kakayahang ipasa yung kanyang mga husay at galing, ang ibig sabihin ay maiipasa niya yan sa mahigit 100 anak niya. Samantalang ang isang inahin na prepotent ay maiipasa niya lang yan sa 10, 18 o 20 anak lamang. Isa bang importanteng bagay ay kaya nating makita o mahusga ng halaga ng isang tandang base sa kanyang galing sa laro. Sa pamamagitan ng pagbitaw o kaya pagsubok sa kanila sa ruweda. Ito yung isang bagay na hindi natin makikita sa mga inahin kasi hindi naman natin sila pwedeng subukan sa ruweda. Minsan, pwedeng ibitaw pero hindi natin gaanong makikita talaga nang kagaya ng ginagawa ng mga tandang ang laro nila. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit ganun kamahal ang mga tandang
kumpara sa mga inahin. Dito lumalabas triple o higit pa ang halaga ng mga tandang. Ito rin malamang ang dahilan kung bakit mas pinipiling mag-focus ng mga breeders, no? Yung pagbili nila, pag-i-invest nila sa mga mamahaling tandang kesa sa mga inahin. Ito nga, mas madalas makikita mo, ibinibida sa Facebook, sa social media, di ba, na ang binibida talaga ng mga farm o ng mga breeders ay yung mga tandang nila na magaganda. Bira ka naman makita na ibinabandera o ibinibida yung kanilang mga inahin. So, ang pinaka-pride ng kanilang farm o backyard o manukan man ay yung magaganda nilang tandang. Pero sa mga inahin, bihirang gawin niya ng mga breeders. No? Hindi nila yung binabandera, hindi nila yung ganong pinagmamalaki. Kung meron man, ko konti lang. At dahil nga dyan, sa mga puntos na nabanggit ko, sa aking opinion ay mas mahalaga ang isang tandang kumpara sa isang inahin. Kaya naman kung mag-i-invest ka sa isang tandang na panglahi, dapat maingat ka sa pagpili dahil hindi biro yung halaga. Sa kabila ng mga sinabi ko, huwag niyong iisipin na lahat ng magagandang tandang na panglahi ay nanggagaling lang sa farm. Dahil kahit sa backyard o tiyanggian, pwede ka makahanap ng mahusay na tandang na panlahi. Nabili mo man ito ng mahal o mura, ang tunay na halaga ng isang tandang ay makikita kung paano humakot at bumilang ng panalo ang kanilang mga nagiging anak. Sana nasagot ko ang tanong mo at makatulong ito sa iyong mga impormasyon na to. At kung nagustuhan niyo naman ang video na to, ay huwag niyo naman kalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pakihit mo na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga future videos. Ito pong muli si Bobby Nacino ng Sabungista TV.